sa atin po mga kaibigan, mga kababayan. Isa pong mapagpalang araw na muli sa ating lahat at ako po ay natutuwa sa oras na ito dahil bagamat narito kami sa bansang Italia, kapag ka kami nakakakita dito ng mga gulay o anumang mga bagay na sanay tayo sa atin na kumain ito, ay tayo po ay talagang bumibili nito. Ito po yung sinasabi natin na kapag tayo umuwi ng Pilipinas, yan lagi ating hinahanap. Dahil lumaki tayo sa bukid, ay isa yan sa atin, lagi nating hinahanap dito. Kapag ka tayo naririto, nagkataon tayo may kababayan dito. Na siya ay nag-alok sa atin nitong sinasabi kong ito. Ito po yung mais na lagkitan na ito po ay bihira dito na makakita. Kaya siyempre, sinasamantala natin habang tag-init dito. At dahil nga, malapit na dito lumamig, inaani na nila yung mais na ito. Ito po yung puti na lagkitan. Bihira po ito dito. Meron mga nabibili kami dito. Kung minsan, pag nagkakataon, ay sa mga tindahan na yun ay galing pa sa ibang bansa. Sinasabing fresh, pero itong ating ito, ito po ay galing lamang sa katabing bayan namin dito sa Parma. Ito po sa bayan ng Modena. Kaya kami nagpapasalamat doon sa aming isang kababayan, sa aming pong kaibigan, kay Tita Mila at sa kanyang asawa, si kay Tito Mike, na maraming maraming salamat sa inyong kumbagang pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan, mga Pilipino dito sa Parma, na makatikim din kung minsan itong sinasabi nating fresh na mais. Kaya ipakikita ko sa inyo yung ating biniling mais at ito po ay, ito ay pangatlo na nating nakuha dahil nga hindi laging nakakapagdali dito sa lugar namin. Kaya napakasarap pong makatikim ng sariling atin. Kaya ipakikita ko sa aming kusina. Ito po yung ating mais na ating nakuha at kita nyo naman na talaga ito ay sariwang sariwa. Ayan, tayo ay nakapaglupas na ng ating ilang mais na ito. At talaga po namang ito, kitang-kita naman natin na talagang sariwang sariwa itong ating mais na ito. Ito ay ngayon ng araw ito pinuti. Kaya ito ay talagang manamis-namis. Tayo kapag bumibili nito ay lagi ng dalawang supot. Dahil ang susupot nito ay mayroong 7 piraso. At sabi ko lamang, pag ako kumain ito, pinakamahina na sa akin yung 3. Kaya ako ay pag bumibili ay talagang dinadamihan ko na dahil bihira nga tayong makatikim nito. Sabi ko lamang, aahin natin yung pera natin, hindi natin yan makakain. Kaya pag nakakakita tayo, lalo itong mais ito lagkitan, ay talaga pong bumibili tayo nito. At isa ito sa ating paborito, hindi pa lang ito natin nasusubukan yung mag-ihaw nito. Pangkaraniwan, ang ginagawa natin dito ay siyempre yung ating kinasanayan. Yun pong ating nilabong mais. At talaga namang kapag tinagalan natin ito ng nilaga sa sapoy, ay talaga namang naglalagkit-lagkit. Kaya napakasarap pong kumain ng mais, lalo't ganitong sariwang-sariwa. Yung iba ay nagtatanong, palibasa, alam naman nyo na malaki yung ating tanyaman dito na garden. Akala nila kapag mayroon akong na-post dito sa FB, akala nila may tanim tayong mais. Ang katotohanan po niyan, wala tayong tanim ito at tinutulungan lang natin yung ating kaibigan para siyempre kahit pa paano ay kumita rin yung ating kababayan. Hindi na tayo humihingi dito, sabihin natin ng konting tubo, wala ho yun. Yun ang isang tulong natin sa ating mga kababayan. Palibhasa nga at pare-pares na nagtatrabaho dito, marami tayong kakilala. Kaya yun yung tulong natin na binibigay natin dun sa iba na nagtatrabaho. Kaya sa Pilipinas, yun po lagi ang ating hinahanap kapag tayo umuwi. Mapamanila man o saan man parte ng Quezon, hinahanap po namin lagi itong mais. At sa atin napakarami na nung mga sinasabi na yung pong mais na dilaw
na matamis naman, pero lagi siyempre hinahanap natin yung ating kilagisnan. Itong maes na itong puti na sinatawag sa atin ay lagkitan. Kaya sana naman po ay kahit papano ay nagustuhan nyo itong ating maiksing video na ito. At kumisan, ang ginagawa namin, yung last namin kinuha, ito po'y aming ginugulay. Yung lalo't higit, eh meron tayong tinim na malunggay, the best po yan sa amin. Dahil yan ay kami mga Batangasin na ako lumaki sa Quezon. Eh sanay kami kapag yung mais ay sariwa pa at ganitong mura, yan po ay ginugulay namin, ginagaya talaga ng manipis. Tapos, nilalagyan ng malunggay ay talaga po namang suwabing-suwabi ang sarap. Kapag ka tayo nakatikim ng gulay na mais, lalo't merong malunggay. Kaya ayan, meron pa tayong malunggay, kaya tayo ay makakapagulay din. Kaya ito, dalawang supot yung ating kinuha at itong iba ay ating gugulayin para lagi natin, hindi natin malimutan at lagi natin namimiss yung mga pagkain sa atin. Marami pong salamat at maraming pong salamat sa mga nag-subscribe sa ating channel. At doon pa sa hindi nakapag-subscribe, eh paka-subscribe naman po. At marami pong salamat and God bless us all.